Araw, magandang araw pala mga kapedal. Nga pala yung sinasabi kung kulang pa natin ito sa bubuoyin natin GT Pilipinas. Bali, eting in-score natin, boost na Hope Pro 4. Kasi yung ano natin, yung fork natin, sakto tong 110 by 15 mm. Raksak kasi siya, kaya proaxial talaga yung karamihan na raksak, kaya sakto tong prod natin. Kaso ang problema kasi natin tong rear, nagka-problema tayo sa rear dahil yun nga 141 talaga yung ano niya, saktong sukat dun sa ano, 141 mm. Bali, ang bala ko sana 142, experiment sana ako ng gano'n 142, kalasin ko end caps, o kaya yung barrel shaft niya papalitan ko. Wala talaga, walang ano, hindi talaga pwede talaga. Dahil nagpunta pa talaga ako sa RD Cycle para lang magtanong dun sa ano dun, sa mga mekaniko dun, kasi siyempre nakakaalam sila niyan eh. Hindi ka talaga daw pwede talaga palitan yung ano, yung RD hanger niya para maging pro axle. Mayroon. Kasi talagang totoo naman, dahil yung kabila ng drop out, wala siyang butas na pagkakabitan dun sa isang kabila para dun sa RD hanger. Kasi ang pro axle kasi ng RD hanger, yung converter, pare siya magkabila yan, may tornillo. Sa ano natin, sa frame natin, wala kasing ganun eh. Kala ko kasi pwede nating ano, remedyuan. Dahil yung nga, gusto natin mag-throw axle, kaso wala talaga. Kaya mag-quick release tayo. Ngayon, ang kinuha natin, non-boost na hub. Ito nga. Ito kasi magka-partner dyan eh. Itong set na to eh. Kaya nakuha natin 148. Tapos, naka 12 speed tayo na cogs. May crossplay ng inano natin. Ito nga, nakalagay XD. Pero binura MS may crossplay. Ayan pala, mga kapedal. Kunin muna natin yung pinag-usapan natin. Ito nga pala, tinanggal ko muna yung ano. Tinanggal ko muna yung end cap niya. Kasi nga, papalitan natin ito ng ano. Papalitan natin ito ng quick release. Para pumasok dun sa frame natin na GT. Kasi pag di natin ito pinalitan, hindi kakasya. Dahil lang conversion ito, pag pinalitan natin ito ng pang quick release, magiging 141 to mga kapedal. Hindi nyo sabi sa akin ng tropa natin na ano, na mekaniko. Ano, tsaka isa rin yun. Sa isa nag-vlog din ha, ganun din sinabi niya, pero totoo yun. Pag pinalitan natin ito ng ano, end cap na pang quick release, magiging 141. Yun ang kailangan natin sa GT. Kasi 141 ang kailangan ng GT. 141 mm. Okay. So yun na nga mga kapedal, patuloy na natin yung ano, driver ng ano, ng prehab. Ito nga pala itong prehab, kasi itong driver nito, may tatlong driver siya, yung XD driver na medyo makinis yung ganito, tapos may thread siya dyan eh. Na syempre yung unang labas kasi nyan mga kapedal, 10 speed lang na pwede mo ilagay dyan. Ngayon syempre dumating yung ibang panahon, ngayon yung XD driver nakakabitan na rin siya ng 11 speed tsaka 12 speed. Makikita nyo yun dyan sa SRAM, mayroon sila dyan na 11 speed tsaka 12 speed. Tapos siyempre ibang gumagawa na yun, ganda na rin ginawa nila, parang ganun. Tapos yung hyperglade naman, ang pwede mo naman ilagay doon na cogs na ano, hanggang 8 to 11 speed na cassette. Medyo konti lang yung spline niya, pag nakita nyo, makita nyo dyan sa ano, makikita nyo dyan sa screen. Tapos ito na nga, sumunod yung micro spline mga kapedal. Ito yon yung hinahawakan natin ngayon. 23 spline yan eh. Medyo marami-rami ito. Tapos meron siyang isang makapal na para malaman nyo kung paano nyo ipapasok yung kaset. Siyempre kung pare-pare siya, ang hirap niyan, paano nyo itatapat eh. Kaya nilagyan siya ng parang kakaiba para yun yung pinakagate nyo.
Tapos siyempre, nag-invento naman talaga nito si Mano. Itong prehab na to, si Mano talaga nag-invento niyan. Na-release nila to nung si Mano 1978. Itong prehab, na-release nila yan. Magkakasabay yung Dura-Ace at yung Ultegra, na dati pala ang tawag sa Ultegra 600. Yung mga panahon ng 70, 600 ang tawag yan. Tapos later na lang naging Ultegra. Yun. Kasi ito po palang XD na pang mountain bike, meron siyang version na pang road bike, yung XDR naman, mga ka-pedal. Medyo mataas siya ng konti sa pang mountain bike, mataas siya ng konti ng 1.85 mm. Yan ang pagkakaiba niya doon sa XDR na pang mountain bike, ay na pang road bike, kesa dito sa XD na ginagamit natin ng mga nagma-mountain bike tayo, diba? Tapos siyempre tatlo kasing klase itong ano eh, yung pinaka rear hub na ginagamit talaga eh sa ngayon, ha. Tatlo. Unahin muna natin yung fixed gear, di ba? Siyempre gumagamit din yung hub sa likod diyan eh. Fixed gear, naka-fix naman yung isang single sprocket nila, naka-fix dun sa pinaka hub nila. Kaya pag hininto nila yung pedal nila, makikita mo tumitigil din yung gulong. Yun naman ang ano niyan, yun naman na ibig sabihin niya, kaya naging fixed gear yun. Tapos ito nga ang prehab na ginagamit ng mga nagma-mountain bike. Tsaka sa road bike, may prehab din silang ginagamit. Tapos, ang pinakaluma talaga dyan, mga ka-pedal, yung pre-wheel. Pre-wheel. Parang ano yun, pre-wheel. Kuya wheel, parang gano'n. Ang pre-wheel kasi, mga ka-pedal, kung iisipin nyo, kasi low gear lang ang pwede nyo ilagay doon eh. Kung tutusin, hanggang 7 speed lang ang pre-wheel. Yan yung mga luma dati na may tread dito. Makikita nyo dyan sa ano nyo, sa screen nyo. Na ang itsura naman niya, kasi ito, itong prehab, pinapasok natin yung kasit eh. Bago siya umikot, di ba? Kunta kasama nito eh. Yung pre-wheel naman, pwede mo siyang paikutin sa kamay mo. Dahil hawakan mo siya doon sa ilalim, pinakabutas na para ipasok mo siya rito. Pag iniikot mo yun, iikot yun na naka-stead yung pinaka-base niya. Yan ang pre-wheel eh. Sa mga low gear yun, mga ka-pedal, low gear ang ano, patented ng ano yan. Kaya siguro hindi kinopya ng Shimano yan eh. Yung pre-wheel eh, kasi patented ng German. Sa Germany pala inimbento yan, mga ka-pedal. Noong 1903, may pre-wheel na. Siguro mga ilang gear lang yon, kasi lately lang nagkaroon ng 7 speed na gear eh. Biruin nyo, 1903, may pre-wheel na. Nauna talaga sila na mag-invento nung may umiikot sa likod, parang ganun. Siyempre, Germany, mga late ano, World War II, meron na yan eh, ayon sa aking nabasa. Kaya siguro, yung Shimano, nagkaroon na idea doon sa pre-wheel. Kaya naglabas siya ng prehab, parang ganun yan eh. Pero ang uluma talaga, pre-wheel. Ayun yun. Tapos, ito nga pala, itong ano natin, itong hub natin, nakita nyo, may kabitan ng rotor. Meron pang isang kabit, meron pang ginagamit na rotor type, yung center lock naman. Wala itong ganito. May bilog yan, ha? Nilalak nyong ganyan. Nilalak siyang gano'n. Si Mano rin na naglabas niyan. Tapos, ewan ko kung yun. Kaya makikita nyo, mga kapedal, may anim na butas yan para dyan nyo itutok ninyo yung rotor nyo. Yan ang tawag niya, 6 volts. Pag bumili kayo sa ano niyan, sabihin nyo, 6 volts na rotor. O kaya, yung center lock naman yung ginagamit nyo na hub. Yung pang center lock po, man, sir, ganyan. Para ibig sabihin, aalamin nyo muna yung ano nyo, rotor nyo, kung pang center lock o yung pang 6 volts. Yan naman yan. Pero kung magkakamali naman kayo, bawa sa ito sa sizes natin ng mga hub, marami rin kasi. Ano muna natin sa pangharap, mga ka-pedal. Katulad dito, sa pangharap, dalawa lang ang size na ginagamit. 100 mm tsaka 110 mm, yan lang mga common.
na ginagamit. Ngayon, syempre, kung bibili ka ng hub na pangharap at medyo nagkamali ka ng size, huwag ka lang susobra. Kasi kung susobra ka, syempre, hindi mo may papasok. Pwede kung kulang. Okay lang kung kulang niya kasi may mga adapter na pandagdag niya para sumapak niyo sa kulang. Kasi pag sobra nga naman, paano mo namang anuin yun? Eh, siyempre, hindi mo naman pwedeng gawing anuin yun. Kasi kung true accent yun, hindi mo naman pwedeng gawin na pang quick release yun dahil yung ano mo ha, yung port mo pang true accent, hindi mo pwedeng convert yun. Kaya talagang okay lang na magdagdag ka kaysa sobra. So, katulad yan, kung sobra nga naman, paano mo papapasok, di ba? Kung kulang, may adapter, papakita ko dyan na nilalagay rito sa ano, sa gilid tsaka spacer pumasok dun sa sumapak dun sa ano nyo, sa brake pads nyo. Kasi pag kulang yan, naatras ng konti yan eh. Diba, ito yung brake pad nyo, naatras ng konti yan, ganun. Di, pag pinasok nyo yung gulong nyo, hindi papasok nyo sa brake pads, parang ganun yan. May nilalagay dyan isa. Dalawa lang yan, mga kapedal. Tapos magtatalo na lang sila niya kung quick release ba yan o true axle yun, pangharap na ano nyo, gagamitin nyo. Tapos sa panlikod naman, ito yung marami-raming sukat. Kasi ang una dyan, yung 135mm. Yan yan. Siyempre, quick release na yan. 135mm. Tapos ang susunod dyan, yung 141mm. Na medyo kapatid nito yun. Kasi ito, gagawin nga natin ito 141 eh. Pag pinalitan natin itong end cap nito na pang quick release, magiging 141 to, bagi kapatid niya yun na ito, yung 141. Tapos ang sumunod sa 142, sumunod sa 141, yung 142mm. Kung 142mm na true axle, papalitan nyo naman na end cap yan, magiging 135mm naman yan na quick release. Pag kinu-release nyo pala yun, maging 135 na yung sukat nyo, yung 142mm. Pang ano na yan, di ba? Ang susunod dyan, ito na nga, 148. Yung sa 142mm, 148 na itong hawak-hawak natin. Boost na ngayon to. Yan, boost. Kasi yung 142, binibilang nila sa mga standard hub eh. Standard pa lang ang ano nyan eh. Yan ang bilang nila dyan. Pero may 141 na boost. Kaya nga tinatawag 141 boost. Kasi galing dito yung sa 148. Ganun yan. Kasi kapatid niya yun eh. Diba? Magugulat kayo. 141mm boost. Tapos yung 142 standard. Gulo, no? Pero yun yan eh. Minus minus lang yan eh. Plus plus. Parang ganun. Tapos pagkatapos niya 148mm, mga kapedal, ang susunod dyan yung 150mm. Kasi may 150mm eh. Na hub. Siyempre, medyo mahaba ng konti rito yun. Pagkatapos naman ng 150mm, papakita ko naman dyan sa harap eh, yung mga itsura nyan, yung mga 150mm na yung mga hub na sinasabi ko para makita nyo kung ano yung itsura nyan, kung ano yung mga kapartner-partner nila dyan. Kasi medyo may partner-partner nyan eh. Depende na rin sa bagay, sa depende na rin sa bike na gumagamit kung ano yung size na kailangan nila sa panlikod, pangarap, pwede naman yan eh. Magtitingi-tingi ka eh, mga nakakabili naman yan. Pero may partner-partner talaga niya pag bumili ka sa online tsaka sa mga bike shop na makikita na yung mga common partner. Tapos ang sumunod sa 150mm, yung 157mm, yan yung pinakasagad. Lahat ng susunod yan, mga kapedal, kasi medyo talagang mahaba-haba na yan. Hindi mo pwedeng kabitan ng boost na frame yun. Kasi yung 157mm, super boost na tawag doon, super. Kasi sinuper na eh, sinagad na, parang ganun yun. Ang lang invento naman niya, 157mm, mga kapedal, Amerikano. Si Chris Kokalis ng Arizona. Nilabas nila yan, nasa pivot cycle kasi sa nun eh. Bali, nilabas nila yan ng 2016. Ng pivot cycle, patented nila yan, yung 157mm. Sa kanila yung ano yan, yung pinakasempre sila una na gano'n ng 157mm, papatented nila sa sarili nila, parang gano'n yan eh. Tapos ngayon, ang mga common adapter, may mga common adapter kasi na pwede mong gamitin kung sakaling
nasa 100, yun nga, yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina, sa 100mm, papunta ka sa 110mm na adapter, ilalagay ko dyan yung mga adapter na pwede nyong gamitin. Kung sakaling binigyan kayo ng hub na kulang, siyempre, tatanggapin nyo, no? Eh, sa bumili kayo, bili na kayo adapter, parang ganun yun. Tapos, meron naman yung pang 142mm na adapter na pang ano yun eh, pang dadagdag nyo rito sa ano yun eh, dadagdagan nyo yung washer tapos yung pang rotor nyo. Mapakita na ka naman dyan para maging 148, 142 maging 148. Ito naman yung mga ginagawa nila dyan, adapter. Siyempre kung may luma kang nga naman 142, sayang naman, di talagyan mo lang ng adapter, hindi nga nabibili, parang ganun yun. Tapos meron din mga skewers. Yung mga size naman ng mga skewers, iba-iba rin. Yung katulad ng skewers na pangharap, 9mm ang standard niya, mga kapedal. 9mm pag pangharap. Ngayon, pag panglikod na skewers, nagiging 10mm yun. Makikita nyo naman dyan. Kaya pagka yung skewers na ano, isang medyo mapayat, isang medyo mataba-taba kasi 9mm pangharap, 10mm naman sa panglikod. Siyempre, likod din, kailangan medyo mataba-taba ko, diba? Ang ganun ang siguro nyo, kaya medyo maano. Tapos, yung true axle barrel na nilalagay dito, mga kapedal, pang-convert din yun. True axle barrel, kung yara, gagawin nyo ito na 9mm, may barrel na ipapasok dito para magkasya naman yung skewers. Kasi kung lalagay nyo skewers dyan, aalog-alog yan dyan. Kasi ang laki yan eh. May papasok ko dyan na barrel na papaliitin naman yung butas para mapasok mo yung skewer yan. Mga pang-convert dyan, lalagay ko naman dyan para alam nyo na kahit papano, makakapag-imbento kayo kung ano yung gusto nyong gawin sa shop nyo na luma na pwede palang palitan ng mga ganito kaysa gumastos kayo. Parang ganun yan eh. Tapos, ang hub pala natin, mga kapedal, may mga ano pa yan, mga holes yan, di ba? Papansin niyo, may mga holes yan. Pag bumili kayo, kunyari, bibili kayo ng hub, tatanungin kayo nung ano, ilang holes ba yung kailangan mo? Sir, kailangan ko po kasi ng gantong holes. Kaya kailangan alam nyo rin nyo kung ilang holes yung gagamitin nyo. Kung 20 po, kung 24, 28, o 32, o 36. Pero sa mountain bike kasi, ewan ko lang, may gumagamit ng 28 eh. Ako kasi yung isang, yung 26er ko, yung ano ko doon, yung mabi ko na windset, yung cross one, 28 holes yun eh. Kaya medyo magaan siya. Pero hindi naman advisable yun kung magte-trail ka, di ba? Yung mga bigata na bagsakan. Kasi mas maganda nga kasi 36 holes ka eh. Kung magte-trail ka na ano eh, downhill ka na matitindi. Kaya nga sa downhill, ang rim dyan medyo, ano eh, medyo malapad eh. Kung papansin ninyo, yung ginagamit sa downhill na rim, medyo malapad dyan. Hindi yung medyo makitid. Malapad. May ano rin dyan, may traction din yan kapag ganun yung malapad. Pagka tinalakay natin yung rim na ikakabit ko, saka ako nalang papaliwanag sa inyo yun. Pero dito muna tayo sa hub. Ayun na nga, 26. 24, 28. Apat-apat ang pagitan eh, 24. 28 tapos 32, 36 yun lang, apat na ano na yun. Aalamin nyo kung ano yung ano nyo doon, yung bibili nyo. Pero pag bumili kasi kayo ng rim o kaya nung hub, syempre iisipin nyo kung ano yung unahin nyo, diba? O kunyari, ano ba talaga magdi-decide kasi sa sarili nyo, ano ba talaga gagawin kung ibubuhin ko windset, saan ko ba gagamitin, ganyan yan eh. Kasi hindi kayo pwedeng magbuo nang wala kayong goal doon sa binubuo nyo. Eh bubuo kayo ng 24 holes tapos gusto nyo pala mag downhill eh di, hindi akma yun. Siyempre masyadong konti na yung spokes nun, di masyadong ano, kailangan kasi medyo mataba tsaka medyo marami spokes pag gagamit ka nung medyo baraga na bagsakan yan eh. Kailangan marami kang spoke eh, ganyan yan eh. Habang dumadami yung spoke, tumitiba yung ano yan eh. Ngayon kung magra-ride-ride ka lang, pwede yan, 24, tsaka 28. Kasi hindi ka namang mag-ano yan. Kaya iisipin nyo muna kung saan nyo gagamitin yung ano nyo, bisikleta nyo, para dun kayo magsisimula. Kanyari, gusto nyo, 24. So, bibili muna kayo yan ng rim na pang 24.
Yan muna una yung hahanapin. Kasi bihir, ang hirap maganap niyan, yung 24 holes na rim. Tapos kung hahanapin nyo pa, kunyari 29, 27.5, hahanapin nyo muna yan. Pag nahanap nyo na yung rim, na 24 holes na rim, huwag nyo munang bibilin yung rim na yun. Huwag nyo munang bibilin yun. Maghanap muna kayo ng hub. Hanap muna kayo ng hub. Tingnan nyo muna kung maraming stock ng rim na ganun. Tapos, hanap na kayo ng hub. May pera na kayo dapat para kasi mabilisan niya pag naubusan. Ba, hindi na kayo makakita ng ganun. Eh, bumili na kayo ng rim. Tapos, yung hub pala, naubos na. Di patay kayo. Hindi kayo makakuha ngayon ng hub. Di nakatingga ngayon 24 holes nyo. Kasi hindi siya, ang common kasi 32, 36, yan ang common. Madaling kayo makabili niyan. Pero pag 24 hanggang 28 ka, medyo mahirapan na kayo niyan. Kaya ganyan ang style niyan. Bibili muna, titingin muna kayo ng rim. Pag 24 o kaya pag 28, tingnan niyo muna. Meron, o hanap ka muna ng hub na pang 24 o kaya pang 28. Pag may nakita kayo, medyo maraming stock, o go. Para pag ano, sabay silang ano, meron kayong ano. Kasi huwag nyo muna bibilin yung isang bagay na kunyari, titingnan nyo, ilan na lang yung stock, nakapatay ka. Pagka dumating yung rim mo, tapos di ka nakabili ng hub, tingin ka ngayon yung rim mo. Di ka ngayon makakabili ng ano yan. Di mo ngayon mabubuo agad dyan. Kasi yun nga, ganun, yun nangyari sa akin dati, ganyan eh. Kaya pero hindi ko siya binili. Na tinitingnan ko muna siya, sabi ko, eto, nakaready na to. Eh ngayon, meron ng hub. Ngayon, pagtingin ko sa rim, nauubos. Hindi ko na tinuloy. Di na ako nag 28 holes. Dapat magpe 28 holes ako eh. Eh, eto na lang, nag 32 holes na lang ako. Kasi siyempre, medyo mas matibay yung 32 eh. Tsaka yun, wala na nga. Medyo alanganin yung mga ano yan, rim. Tsaka yung ano yan eh. Hindi kayo makakapili masyado yan eh, ng mga hub lalo. Kasi bihira yung naglalabas yung mga 28 holes eh. Yan, tsaka 24. Yon, mga kapedal, yan, yung mga tinalakay natin ngayon. Basta subscribe lang kayo sa bubuuhin natin. At marami pa akong masisira sa inyo na ano, lalo na sa mga bago nagbibisikleta dyan. Salamat. At yon, singit ko na lang dito yung ano, yung kilo nito. Kasi medyo na lobat kasi nung nakaraan eh. Bago ko ito tinanggal, nakilo ko na siya. Sisingit ko na lang dyan para makita nyo kung ano bigat nito. Salamat mga kapedal sa susunod ulit video. 110 by 15 na truck. Oh yeah. 195.7 grams. Ayan. 300. 301. 301 grams. Kapedal, pupupas nyo. Pagsamayin nyo natin. Pupupas nyo dalawa. Bali, yan ang sukat nyo dalawa, mga kapedal. 497 grams.